the whole movie is based on a short film we did. Parang series siya ng short films of suspense thrillers din. One of which is ito nga yung title. Sa simula't simula po, that title, yun na nga, connotates, parang explores the idea of how is it to be famous? What are the bounds you're willing to cross? Get that fame? May parang nasan ba yung pagsisisi pagdating doon? Somehow, pag sinabi mo bang you have arrived, what did you sacrifice? What, parang may mga sinakripisyo ka ba? May mga binitawag ka ba sa prinsipyo mo sa buhay? Parang ganun po yung isa sa mga in-explore na idea or theme dito sa pelikula. Silang tatlo as characters, parang they were as social media influencers, hinahabol nila yun. Not just for themselves, but for their families as well. Kung ano mang motivation na bitbit nila para makuha yung ano na yun. Dito sa pelikula na ito, may intindihan po natin somehow kung ano yung mga pinagdadaan nila, ano yung kailangan nilang isakripisyo. At bukod po doon, hindi lang sila yung tatlong character sa pelikula. May fourth character. The one watching, the one behind that screen, the one commenting, the one, yung mga followers, parang tayo, kasama tayo doon sa pelikula. Somehow, yung pinagdadaanan nila, napupush na din, yung mga nagko-comment, yung mga followers, ganyan. Kung ano man yung maabot nila, pag sinabing they have arrived, yun, sa tulad ng pelikula, makapaisip. Or at the very least, yun po yung aim ng pelikula. Matagal na, I began as a writer po, ABS-CBN din, writer, head writer from Dreamscape. Me, my friend, si Direk Philip King, also here, who's also a producer, and si panaming partner, si Direk Lino. We formed Rain Entertainment. Our first project was Pac-Man under Dreamscape, I Want Dead. Ang aim lang namin, gusto namin makapagkwento ng mga pelikula o mga kwento na bihirang makwento or yung mga the type of stories we wanted to tell ever since. Broadcast, graduate po, Broadcom sa Iloilo. I pinakamalaki pong impluensya sa akin is the course by Sir Ricky Lee. So one of my mentor. And then after that, a few workshops and then din po sa filmmaking and of course, yung experience po sa ABS as a writer, head writer.